Morning mga Gazar. Bali ngayon po ay isang project na naman yung gagawin natin. Isang site development plan po yung pinapagawa sa atin sa itong project na nilapit sa atin ng isang kaibigan. And then yung ano lang po yung binigay niya lang sa akin is mga kapirasong papel, ito po. Yung site development plan for the information of everybody, ito yung plano na yung ipinapakita lang ay yung boundaries ng lote according sa land title, site lot title, and then yun lang po yung i-develop natin. It's a 2D plan na parang aerial view, pero yung nandun is kung ano yung makikita na proposed projects, then ipapakita din yung mga existing features doon kung mayroon, at kung wala naman is yung landscape lang talaga ng lote or nung site. Bali yun po yung site development plan, so yun yung gagawin natin ngayon. And then based doon sa kanilang binigay na title or yung lot title, doon natin ipa-plot muna natin sa ano yun, sa papel or sa dito sa drawing natin, and then start tayo ng mga proposed na mga structures na makikita natin doon, yung mga gusto nilang makita, kung anong gustong ng client na ilalagay dun sa site. So yun po mga Kazar, samahan niyo po ako, gagawa tayo ng isang site development plan. So ito po yung uunahin natin yung lote, so ganyan lang.
sasabihin ko na lang din sa inyo kung anong mga na nandito, yung pinalagay nila. Talagang nandun sa ano, sa 2D natin, nandun yung, ayan, may adult pool, kids pool. Yung adult pool is may infinity kasi dito yung ano, dito yung site nila, nakaharap sa dagat. Dito yung mga gazebo, gazebo or yung mga cottages. Mga cottages. Then, dito yung mga ihaw-ihaw area or kitchen area. Meron silang pinalagay na restaurant, cafe, and bar. And then, may function hall. Malaki tsaka maliit na function hall. Dito yung parking area. May wellness and fitness gym. Ito yung recreation area. Pwede basketball court or yung playground ng mga bata. Pero ito, dapat to magiging green space. Dapat maraming mga trees dyan. Then, palagay din sila ng at most 3 villas para sa stay-in ng mga tourists dun. So, yun. Yun yung ano nila. So, sa 3D naman natin, ang resulta. So, bali mga Gazar, ito po yung magiging final output natin. Isang site development plan. Yung sinabi ko kanina na ano siya, bird's eye view. Yung nasa top view tayo. So, yan po. Yan po yung magiging final output natin. Nandito yung swimming pool, adult tsaka kids. Ito yung gazebo or the cottages area, yung cafe and restaurant, and then big and small function halls, and then ito yung villas, parking area, andito yung wellness and fitness gym. Tsaka meron ditong playground ng mga kids kasi recreation area dito. Merong basketball court. And then the guardhouse. Ito yung access nasa gitna ng property. So, yan po mga kasa. Yan po yung magiging final output natin. I-tour ko na lang po kayo. Pero masing lang kasi ito eh. Kasi wala, hindi kasali dito yung ano, yung design ng mga structure. So, kung ano po, magpapadesign sila ng structure, ibang usapan na naman yun. Yung site lang muna yung i-design natin kung saan ilalagay ang ano, yung mga structures. Pero, nasa kliyente pa rin yan. Kung susundin nila yung layout ng mga buildings dyan. Ayan. So, yan po. Yan po mga kasara. Ayan. Massing lang po yan, massing. Yan. So, yan po. Salamat po sa ano, sa pagsama sa akin sa paggawa ng site development plan ng isang resort. Sana po may natutunan na naman kayo. Kasi yung pinag-usapan natin ngayon is ang site development plan. Comment po. Kung nagustuhan niyo po, like. Then, kung gusto niyo pong i-share, maraming salamat po. bali, ano po, sa susunod na video, ano naman natin, isang panibago namang information yung ibibigay natin. Paunti-unti lang po. Nang marami naman tayong, ano eh, marami naman tayong oras para matutunan yung ganyang mga bagay. Kasi hindi naman dapat tinatago yan. Kundi, sinishare. Kung anong mga nalalaman,
Ang purpose naman ay may matutunan tayo. So yan mga kasar, salamat po. God bless sa lahat. Paalam. Love loves.